babalik na naman tayo dito sa issue ni Rendon Labrador, yung kay Vice Ganda at kay Ian Perez. So ang dami-dami ng taong mga nakikisali, may lumabas na naman na grupo na hindi naman kilala, mga cloud chaser, yung gusto lang gamitin yung mga tao para makilala sila. Wala po kayong magagawa dyan. Bakit sa sobrang dami ng problema ng tao, nakikisali pa kayo? Yung napakaliit na issue na hindi dapat binibigyan ng pansin, binibigyan nyo ng pansin. Ang dami-daming dapat yung bigyan ng pansin. Kasi para sa akin, kahit anong gawin nyo, wala kayong ikakapanalo dyan. Nagpapapansin lang kayo. Hindi nyo ba napapansin na lahat ng tinitira kay Vice Ganda is nawawala sa sirkulo? Tignan nyo si Kibuloy, nasaan na ngayon? Tignan nyo si Labrador na kahit natanggalan na lahat ng platforms, inagdadadaldal pa rin. May nagawa ba? Napakasimpleng problema pinalalaki nyo. May isa pang senador na ipinamimigay ang titulo sa kamanyakan. Binasbasan ka na ni Defensor Santiago, ipinamimigay mo pa yung titulo mo. Sino ba ang bastos? Di ba ikaw nga ang manyak? Mahiya ka naman. Quote, that she no longer could tolerate his chasing after other women, including domestic helpers, cooks, and assistants. For emphasis, he's chasing after other women, including domestic helpers, cooks, and assistants. Walang pinapatawad ito. Kaya ayaw kong tumabi sa kanya, baka mamaya na HIV ako. This is eyewitness testimony that Enrile is psychopathic and urgently needs treatment for his sex addiction. There's a sex addict in the Senate, if you don't know. Yun. Quote, kahit anong gawin nyo kay Vice Ganda, hindi nyo mapapabagsak yan. Kahit sino pa ang upahan nyo, wala na kayong magagawa dyan. Ginagamit nyo lang ang mga kabataan, pero ang mga kabataan walang nasabi. Sasabihin nyo pa na hindi masaya, hindi maganda ang pelikula ni Vice Ganda, bakit maraming nanonood? Kasi ang mga tao, simpleng buhay, simpleng palabas, napapasaya. Siguro kahit kayong manood, mapapatawan din kayo eh. Pero sinusopla nyo kasi kinukontra nyo, gusto nyo lang kasi pabagsakin si Vice Ganda. Marami ding abogado ang nagsasabi na walang mangyayari sa kaso. Pero hindi ikinakalat ng mga vlogger. Kasi uso talaga ngayon, lalo na dito sa Pinas, na ang mali ay mas lalong sumisita. Yung mali lang ang kinakakalat nila, yung mga against. Kasi alam nila na doon sila mag-viral, na doon magiging maganda ang views nila. Pero yung mga mabuti, yung mga tamang nangyayari, hindi nila ikinakalat. Kasi mabuti na yun eh. Ang sinisira talaga nila, yung mga taong mabuti. Kaya pag maganda ang sinasabi, hindi nila ikinakalat. Kasi hindi sila mag-viral doon, hindi sila mapapansin at hindi sila kikita. Ganun na ba talaga katindi ang ugali ng mga tao dito sa Pinas? Ganun na ba talaga kapangit, binibili lahat ng mali at ibinabasura lahat ng tama? Wala na ba talagang may konsiderasyon at mayroong masasabi para sa mabuti? Alam ko marami pa rin naman ang nagpapakilala at nagsasabi ng mabuti, pero hindi sila nakikilala dahil hindi sila tinatapi, kasi nga hindi kikita ang tao sa kanila. Subukan nyo lang kaya. Totoo ang kasabihan na gumawa ka ng 10 mabuti, sa isang pagkakamali mo lang burado na lahat. Naikukumpara ko din ang kasong ito kay Labrador at kay Pura Luca Bay. Yung mga tipong akala mo lagi sila ang tama. Wala na tayong magagawa dyan eh. Ganun na talaga ang nasa isipan nila. Kahit paulit-ulit natin silang itama, kung yun ang tama sa sarili nila, wala tayong magagawa. Ang pinakamahirap talaga is kalaban ang sarili nila. Tapos itong si Labrador, nag-iingay pa rin kahit wala ng social media. Pinagsusorry si Vice Ganda. Vice Ganda para saan? At saka akala mo pag magsusorry si Vice Ganda dahil sa'yo, para sa'yo, huwag kang masyadong asyumero.
Dahil kung gawin man ni Vice Ganda yun, is para sa ikakatayimik ng mga taong epal. Pero sa tingin ko, hindi mangyayari yun kasi walang mali. Walang mali sa ginawa nila. Tingnan mo, sa kapalan ng mukha mo, hinihingi mo pa na mag-thank you ang git sa'yo dahil sa ginawa mo. Akala mo kasi lahat gawa mo, lahat ng panggugulo at pangingialam, gawa mo talaga yun. Pero sa lahat ng nangyari, pagkakataon lang talaga ang nangyari. Tadhana lang, yun talaga ang dapat mangyari. Nangyayari ang lahat dahil may gustong matutunan ang tao. Plano lahat yan ng Diyos. At yung lahat ng yan ay patungo sa kabubuti ng lahat. Subukan nyo lang. Totoo yan. Sabi ko sa inyo, karma is real. Nakuha nyo na yung karma nyo, Labrador. Dati, ayaw ko pa talagang maniwala na ganyan ka na. Pero ngayon, binabawi ko na lahat ng sinabi ko. Yun lang.